welcome back to my channel. So, nag-video lang ako ng introduction. Ngayon, nandito na kami ngayon sa Lakawol. Kasi, since we got here sa Bacolod, nag-video lang ako ng clips from airport to Bacolod City, hanggang sa nakarating na kami dito. So, yung itinerary namin ng day 1, day 1 ng March 4, ay nag-check-in kami sa OYO. And yung OYO na yun, super affordable na nakuha na rate ni Aika. Si Aika, kasama pala namin dito sa trip namin sa Bacolod, si kaming mag-asawa, si Daddy, ako, si Aika, yung best friend ko nung college, and yung boyfriend niya. So, yun, nag-check-in kami ng March 4 sa OYO. Sobrang affordable nun, tapos 2 nights na yung rate, yung binook namin. For 2 packs, 1,871 lang yung room, diba? Tapos may CR na yun. Tapos, meron kami ng kotse sa tropa or sa kaibigan ni JC, yung boyfriend ni Aika na taga Bacolod. Sinaram namin yung kotse niya. Then, nagpunta kami sa Teresa Cafe doon, Salvador Benedicto. Tapos, yun, nag-picture kami ni Aika doon. May fee yung place ng pagpipicturean, pero 50 pesos lang naman yun. And, hindi nga lang kami doon nagkape. Bumili lang ako ng kasadila doon. Kasi medyo nagutom ako for merienda doon. And then, Mayana Peak kami. And, nung nandoon na kami sa, sa Mayana Peak, pagdating namin doon sa area, kailangan kasi, dahil maputik yung dadaanan, yung hiniram na kotse ni Jaycees, hindi na kami nakapasok doon. So, nag-park lang kami doon sa bunga, doon sa may highway. And then, parang naghabal-habal lang kami. Binayaran namin yung driver each na 300 pesos each. Kasi, kailangan isang tao lang per motor. Kasi nga, sobrang lubak. Tapos, may video din ako noon na grabe ang alog na parang nalaspag doon. Tapos pagdating na namin, yung 300 each na yun, two-way na yun, papunta at pabalik na din. Tapos pagdating namin sa Mayana Peak, yun na.
may tour guide din kami doon and may nag-bike kami environmental fee. Edi sobrang ganda ng tanawin. Edi tapos na kami ng picture. Nagpunta naman kami ng Malatan of Falls. Tapos dun sa falls na yun, ganun din, may environmental fee and tour guide fee. Tapos sobrang nakakapagod na yung feeling na after mong makabalik, kasi bumaba na kami. Nung nakabalik na kami, parang yung feeling naging small size na lang ako from large. Ganun yung feeling na sobrang hingal. Sa bagay kasi hindi naman ako sanay na mag-trek or mag-hike. So, parang nanibago yung katawan ko nun. Tapos nag-picture lang kami. Tapos pagdating namin sa baba, yung pagod namin, sobrang nakaka-sarap sa pakiramdam na ang ganda niya. Ang naging struggle ko lang dun, mabato. Since mabato siya, nadulas ako na may bambam, yun ang may bambam, may pwet. Na ako sa bato na malaki, tapos yung turut ko, na ganun ko, and yung pwet ko lumagapak na ganyan. Ako, may bambam ko. Tapos, after namin, since ginabi na kami, dapat mag-rock formation pa kami, pero hindi na. Lalo ng oras. Kasi pagbalik namin, pag-akit namin from Malatan Falls, parang 5 p.m. na, padilim na. So, bumalik na kami ulit sa Oyo. 6 day 2. Sorry, yung kaninang mga sinabi kong itinerary namin is March 5. Kasi March 4, nang gabi kami dumating sa Bacolod. So, yung March 6 naman,
since gamit namin yung hiram namin sa sakyan ng kaibigan ni Jesus, nagpunta na kami ng Cadiz City. So, sa Cadiz City, kailangan namin pumunta sa Lacawan Port. So, yung Lacawan Port, yun yung kailangan na destination para makapunta ka ng Lacawan Island. Then, may registration fee boat yun. Na yung travel namin ngayon. Sa bangka, kasi mahiluhin ako. So, sa bangka, nahilo ako na kahit na parang mga 20-30 minutes lang travel time papunta dito sa Lacawan Island. Nahilo ako, buti na nandala ko yung ointment na binigay sa akin ni Mama Lynn. And yun, inamay-amay ko lang siya. Parang nasusuka, umaakit yung sikmura mo. Ganun talaga pag mga mahilo yun. And pagdating namin dito sa Lacawan Island, kumuha na kami ng room. Ito yung room na to, yung Pearl's Place. Ito good for 4, pero ito yung pinaka-affordable na rin. Though wala siyang private CR, common CR lang. Pero okay naman din. Dapat mag-upgrade kami kaso expensive na yung, ano, yung junior suite nila. And ayun, check-in, drop ng gamit. Tapos, nagpahinga saglit. Tapos, nagbihis na kami ng bikini ni Aika. And then, nagpicture na kami sa beach area. Tapos, yung lugar dito sa Lacawan Island, meron yung restaurant. And may parang bar area doon. Malaki siya. Ang pinakagustuhan ko dito sa Lacawan Island is yung sand itself. Sobrang pino niya, na tipong, ay syempre mabigat ako. Yung pagtapak mo, lumulubog ka talaga. Hindi siya tulad ng ibang klase ng sand sa ibang lugar na hindi ka masyadong lulubog. Dito lulubog ka, tapos sobrang pino niya and maputi yung sand dito. Tapos ang clear ng tubig dagat. And hindi naman sa bad side, parang ang medyo hindi ko nagustuhan dito yung pagkain in terms of pricing. Hindi siya ganun ka-affordable. Pag sharing or group sharing, okay yung price nila. Pero pag yung tipo, kasi iba yung menu nila for breakfast. Kahit tulad kanina, nag-breakfast kami, mga silog meals. Yung price ng silog meals na good for one person, kung ipa-compare mo sa price ng mga pang-lunch and dinner na menu nila, pang-group meals yung price. So, yung mga silog nila is worth 200 plus, ganyan, 59, mga ganun. Eh, ganun na din yung presyo ng ibang menu nila or ibang food nila for lunch and dinner. So, yun lang naman yung downside, yung pagkain. Medyo mahal. And yung alak, like nag-beer na lang kami kagabi, mahal din per piece. Magkano per piece ng sunmig? 130 per piece ng sunmig. Eh kung mag-iisang bucket ka, makaka 700 plus ka, diba? Pero okay naman. Oh,
Hi guys, so this is our last day here in Lakawong, Thailand, and nag-check out na kami. So we're all packed up here. Tapos right now, I'm just, you know, training kasi 12 yung check out namin, and bye. So check out now. Punta kami sa The Rubies. This is our last day. So, mamayang gabi yung flight namin pabalik sa Manila.
Hi guys! Nandito na kami sa Bacolod Airport and nakapag-check-in na kami. Na-excess baggage kami ni Daddy. Nag 12 kilos kami. Dapat 7 kilos lang. And nag-bayad kami ng 700. So, ang oras ng flight namin 11:15 and time check it's 9:46. Ayan, si Aika. Be! Si Daddy. Hello.